Hello everyone, welcome back to my channel. Glad you can make it. This is Gio Martin and welcome to Geometer. Okay, yung last previous vlog ko is all about airport to airport cargo. Ngayon naman, papakita ko sa inyo at mag-unbox tayo ng plant from Mindanao area again kasi lagi naman ako kumukuha sa Mindanao area. But ngayon, JRS, through JRS Express. Merong LBC, pero lagi akong JRS kasi yun yung mas mura compare sa LBC. So, isita natin dalawang box to without any further ado. Come on, let's go na! So, yung first box natin is came from Alaminos, Pangasinan. Kahapon lang ito ng pa-shipping. Yes, ganun lang siya kabilis kasi sa Pangasinan lang naman. So, one day lang yung pagitan, nandito na agad yung cargo nyo. Ganun lang siya kabilis. Tapos, yung galing namin sa Mindanao, nung Monday pa siya napaship. So, may lang dumating. 3 days. Anyway, buksan natin itong ating first box. So, ganito lang mag-kaisip pag JRS kasi yung malalaking plants ay pwede ilagay sa, syempre, malalaki at mahabang box. Same din naman sa air cargo, pero mas mahal din sa air cargo kapag mas malaki na at mas mabigat na siya dahil airplane ang magdadala. Like sa JRS, kaya matagal dahil barko ang magdadala. Kapag Alaminos, Pangasinan, or malapit lang near province sa Metro Manila, bus lang yan, shipping bus lang yan. So, ganun lang. Ang maganda rin kasi sa JRS, ang advantage niya, kahit matagal ka maghihintay, door to door. Diba? Wala ka ng problema, magbabayad ka lang ng shipping fee, tsaka yung plan sa biniyara mo dun sa seller, sila na bahala mag-aasikaso ng lahat, then hintayin mo na lang dumating 2 to 3 days sa bahay mo. As in, dumating sila, kuya ngayon kakaalis lang. Unlike sa airport to airport cargo, pipick-upin mo or ipapapick-up mo pa doon sa Terminal 2 PAL cargo office. So, ganun siya, medyo hassle kasi kung wala ka namang sariling sasakyan, gagastos ka pa para sa rider. It's either lalamog or tokto. Unlike sa JRS, fix na yon, wala ka na ibang babayaran at sa bahay mo na siya i-receive. Ang disadvantage naman ng JRS naman, the problem is, mas matagal. So, depende sa plans. Kung delicate yung plans nyo, medyo maselan at mahal. For example, 7,000 to 10,000 yung price ng plans nyo, ipa-air cargo nyo na safe kasi hindi yung magsasuffer ng 2 to 3 or 4 days. So, kung mga house plants lang naman or matitibay like philodendrons, tapos mga aglo, yan yung mga aglonema, matitibay naman yan. Pwede siya sa JRS. So, pili na lang kayo, depende sa halaman na ipapashin nyo. Ang dami kong chika. Let's go na. Sanitize ko na to. Ito ay, actually, this one is common plant lang. House plant lang ito, but this one is Golden Pothos Giant. Dahil nga mahilig ako sa Golden Pothos. The iconic, di ba? Bata pa tayo, marami ng Golden Pothos. Ngayon lang natin na-appreciate yan. Pero, natatandaan ko before, when I was in elementary, nagka-cuttings kami nito, tapos nilalagay namin sa garapon. Diba? Ika-cuttings mo lang siya, lalagay mo sa garapon with water, tapos isasabit namin dun sa window ng school. Ganun lang siya ka-easy. Tapos sobrang dami sa gilid, sa bench, sa canteen, sa playground. Siya talaga ang underrated variegated plants. At pinakamatibay sa lahat. You can't kill a pothos. Palukuhan na lang yun, ikaw na, pagkukulang mo na lang yun, if nakapatay ka ng photos. Kasi parang na siyang damo sa sobrang tingin. So, sinira na natin ito. Para makita nyo lang yung actual plants. So, sa ganito kalaki at kabigat na halaman, ayan na cargo, this one is, magkano shipping fee niya? 222 ang minimum niya. 3 kilos na yon. So, wala pa naman ito sa 3 kilos. Parang 2 and a half lang. So, 222 lang yung binayaran ko. Diba? Yun ang photo. Pinakat ko na rin ito sa seller. Sabi ko, ikat niya na tapos ibaba niya sa water. Dahil ako na lang mag-propagate dito pagdating. Buti naman. Sinunod nila. Kasi kung hindi ito, i-divide into 2 pieces per node. Mahaba siya. Super haba. Mas gagastos tayo. So, pinachop ko na sa kanya. Ayan, may yellowish naman.
Ayan ang ating photos. Tapos may nag-yellowish na dahon na hindi maiiwasan. Ayan o, ang ganyan talaga kapag kinapashoot yan. Pero ang importante is meron niyang node. So yun yung important dyan. Super laki ng dahon. Ay, gawa ka dyan! So pakita ko sa yung percutting nito. Ayan o. Kasi ito a year bago siya lumaki at hindi natin ang photos giant. Makikita mo ito sa mga lumang bahay. Sa mga lumang bahay, yung matatagal na bahay na, okay, malapit sa province, sa mga likod bahay, yun yung mga may giant photos. Ngayon kasi kadalasan yung mga regular lang. This one is Hawaiian giant photos. Yan, super laki niya. So, yung next naman yung box natin. So, next box tayo. Actually, super haba. Parang nasa 5 feet. By the way, inform ko lang kayo na lahat ng bibili niyong plants from Mindanao, Cagayan, or different provinces ay uprooted po. Meaning, walang pads, walang soil, at lahat ay uprooted talaga. So, expect nyo na yan. You have to take risk kung gusto nyo talaga ng unang halaman at rare time. So, kayo na ang mag-establish niya, mapapaklimate bago nyo i-release online, bago nyo siya i-benta. Dahil delikado, kung ibenta niyo ito online, tapos hindi pa siya acclimate. Yan, delikado. So, may possible, at anything, mamatay yung malaman. So, pag bibili kayo, ay 50-50 ang chances. Ganun po talaga. So, inform naman kayo seller na ganun yung sitwasyon. Before anything else. Gusto na yung hunting. Gusto na tayo yung plants natin. Kawawang plants. Yan, laki-laki niya. Kaya pala ang bigat niya, kasama yung coco pole. Sabi ko, kaya lang siguro hindi nila tinanggal dahil nakakapit na yung roots nito sa coco pole. So this one is Monstera Esqueleto. Rare po ang Esqueleto. So medyo mahal ang ating Esqueleto. Buti naman buhay ang ating. Ayan, buti nilagyan ng mga perno. Another newspaper inside for me. Kaya lang, syempre, may mga nanipi. So, this one is Epipenum pinatum Cebu Blue. Ayan, Cebu Blue po yan. Hindi po yan yung ordinary. Tungarag-narag na siya. Though meron ako doon malaki, this one is Cebu Blue. Bluish ang kanyang dahon. Previous siya nga ang Singonium Alpha. Ayan, Singonium Alpha na dati sobrang mahal ngayon, ang murang-mura na bumaba. Bumagsak yung value niya kasi nagkaroon ng Aurea Validation. Siyempre, nabulok yung sanda ko ng yellowish. Ito ang ating giant type na cookies and cream, type and back yan. Rare po ang ating cookies and cream, but this one is giant type. Pati yung kanyang ay variegated, yung petiole. So makikita mo yung petiole niya ay variegation. So this one, ganda no? Cookies and cream. Meron ako maliit lang eh, nabili ko 500, so medyo mas mahal po. Ayan, so. That's it! Kaya pala mabigat kasi yung kapal naman ito. Pinutol pa siya. Kailangan ko na itong magtalim.
So that's it guys, ang ating unboxing ng halaman from Mindanao area through JRS Express. So ngayon, kung mapapansin nyo, pwedeng i-compare kung ano yung process ng airport to airport cargo at ng JRS cargo kung paano mag-deliver ng halaman sa province. Thank you so much guys! So kung may comments kayo, suggestions and ideas, please comment below and thank you so much. Please like and subscribe. God bless everyone! Happy plantito and plantita! Bye! For more videos, please subscribe below here. Thank you!